Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do so now. This is the perfect time to be part of this family. We are now 7,262 subscribers. Thank you guys. God bless you all. God bless you all. Ang pag-usapan po natin ngayon ay with regards po dun kay ano, no? Kay Attorney Glenn Chong. Okay. Attorney Glenn Chong at saka kay First Lady Liza Araneta Marcos. Yan. Si Liza Araneta Marcos ay isawa po ng ating butihing Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan. Okay. Ano po, no? Na-feature na po natin yan, si Attorney Glenn Chong. Magaling po yan na tao, no? Nagulat na nga lang po tayo at nagkaganyan siya. Dati pong congressman niya ng Biliran City, ng Biliran province. Okay. Member po ng House of Representatives yan. Sumuporta po yan kay BBM, no? Sa Uniteam, Sara Duterte, BBM. Ano nga po, napapabalita dati na magiging ano yan chairman ng COMELEC. Kasi lumaban nga po yan dahil doon nung naging vice president si Lenny Robredo, nilabanan po yan ni Glenn Chong. At saka sinasabi niya, nanalo daw po, smartmatic no? Nanalo daw po si Vice President Bongbong Marcos. Ngunit natalo nga ngayon, bigla pong bumaliktad ang pangyayari. Dahil hindi po siya, nagtataka nga rin po tayo hindi po siya tumakbo na congressman or senador noong 2022. Ngunit inaasahan din natin na ma-appoint po siya bilang COMELEC chairman o kaya di kaya at least commissioner man lang. No? Pero hindi po nangyari ito. Hindi po nangyari ito. Ang in-appoint po yung abogado dati ni Bongbong Marcos nung election lawyer po niya si ano yung chairman po no dati pong ano yan naging commissioner po sa panahon ni Duterte, ngunit hindi po yan na confirm ng Kongreso kaya po hindi ano. Tapos yung pagbalik po nung siya po ang inapointaran na COMELEC chairman. Ngayon, si Glenn Chong ay nakalimutan na. Ngayon, bigla na lang nagalit kay Liza Marcos, Liza Araneta Marcos, yung ating first lady. Nakakatuwa, dahil nga sabi niya, sasampalin daw niya, tatadyakan daw niya. First time po na tayo ay nakakita ng ganitong mga pangyayari na sasampalin niya, na babanatan niya si Liza Araneta Marcos. No, nagtataka nga din tayo, no? Ngayon, ang problema ngayon, ba't ayaw idemanda? No? Ayaw idemanda ngayon ng mga Marcoses. No? Doon din tayo nagtataka. Bakit? Alam nyo, napakagaling ng mga abogado nito. Diba? Pero hindi po natin, bigla po na itong nagtataka talaga na may mga ganitong mga pangyayari na ayaw idemanda ng mga Marcoses ang Glenn Chong na yan. No? Anong problema ngayon? Nagkagulo, 'di ba? Para pinabigay na yung mga natin, no? Ewan ko, hindi ko rin alam anong man nangyayari sa ating mundo. Hataw na 'yan. Grabe na 'yan, no? Nilalabanan na ng lalaki ang isang babae, no? Harap-harapan, tatadyakan. Tapos wala pang demanda nangyayari. Sabi nga, hinahamon na sila, no? I-demanda niyo ako. I-demanda niyo si Maharlika, i-demanda niyo lahat, 'di ba? Pati si Duterte, nagsasalita na rin. Pati yung anak ni Duterte. Hanggang kailan ba, mahal na Pangulo? Hanggang kailan, Liza Marcos Araneta Marcos, na patatagalin nyo ito, si Lam, no? Kailan, hanggang kailan? No, i-demanda nyo na kung i-demanda nyo. No, huwag na natin patagalin. Okay, dahil po nga nagkakaganito ang mundo, no? Di ba? Sasampalin daw niya, no? Ano yun? Lagi na lang. Pag nagtotok-tok si Attorney Glenn Chong ay laging sasampalin, tatadyakan. Ano-ano pa, no? Parang walang paggalang sa isang kababaeng tao na si Liza Araneta Marcos. Kung ano man, kung hindi ka man na-appointaran, let it be, no? Let God handle all those things, no? Move on, my dear friend. Hindi pala friend, no? Attorney Glenn Chong, please. Para naman po ano. Guys, kung hindi pa kayo napag-subscribe, mag-subscribe naman kayo. Now, manood po kayo, tapusin po natin ito, no, yung mga video natin, no. Malaking bagay po 'yan sa ating mga content creators, no? Yeah, para they can be able to maintain and sustain
their channel. Thank you so much, guys. God bless you all, ha? Pero hindi pa tayo natapos, no? Eh, ano ba ang ano, problema ng Glenchong na ito, no? I-search po natin, ha? Glenchong. Ayan, si Glenchong. Hindi, Singaporean yan, eh. Ayan, si Attorney Glenchong, ha? Ano naman, i-follow ko to, ha? Para, ano, ayan, follow natin si Glenchong. 2019 pa siya, oh. Oo. Oh. Diba? Grabe, no? Si Duterte pala daw may pakana. Oh, nang ano? Sabi ni ano? Sabi ni Maharlika. Oh, so hulit na talaga. Oh, yari kayo. Hmm. Ah, 2016 pa. Kasi mayroon pong consulate, no? May consulate po ang... may consulate po kasi sa ano, sa Davao at saka sa Ilocos Norte ang bansang China. Kumbaga, no? Ayan! Ay, nako! Kayo po ba, no? And wala kasi yung ano natin eh, yung Twitter natin, yung Twitter na Attorney Glenchong. Okay. Ayan. Ay, naghang na tuloy. Ayan, medyo naghang na. Sige pa, hanggang dito lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless all.